Could, would, should. Can, will, shall. Saan nga ba talaga ginagamit ang mga salitang ito? Now, I get a lot of topic suggestion about these words and how to use them properly. So, if you want to learn more, I am very happy to discuss how to use the modals. Stay tuned! Sa video na to, i-discuss ko sa pinakasimpleng paraan ang modals. Ito nga yung mga salitang nabanggit. Susubukan natin na ipaliwanag, na maiintindihan na kahit anong grade level pa kayo kasi hindi naman ito isa sa pinakamadaling topics. So ano pang hinihintay natin? Let's start! Like I said, these words are called modals or helping verbs. Alright, they come along together with the action words. Na sa video na ito ay tatawagin natin na main verb. So sa isang pangungusap na ginagamitan nito mga salitang to na modals nga, ay palaging merong action word o main verb. Example, I can sing. I ang subject, can ang ating modal, at sing ang ating main verb. So, I can sing. Itong modal natin na can, yan ay helping verb din. Pero para sa video na to, tatawagin natin itong modal. Alright, let us discuss these words one by one. They have different purposes. They show different things. First one, we have can and could. These two words show ability o nagpapakita po ito ng kakayahan. Example, I can read a whole book in 2 days. Kaya kong magbasa ng isang buong libro sa loob ng 2 araw. Mapapansin natin na nagpapakita ito ng kakayahan. It means that as of now, I have the ability to read a whole book in just 2 days. Ngayon ko kaya itong gawin. I can. Kaya ko. Kakayahan, di ba? I can. Another example, Alex can speak 4 languages. Kayang magsalita ni Alex ng 4 na wika. Ibig sabihin, as of the moment, Alex is able to speak 4 different languages. Ngayon niya, kayang magsalita ng 4 na iba't ibang wika. I can. Alex can. Kaya ko. Kaya ni Alex. Kakayahan ang ipinapakita ng can. Now, when do we use the word could? We use the word could if we are talking about past tense. So, kapag present tense o ngayon yung pinag-uusapan, can ang gagamitin. Kapag past tense o tapos na, could ang gagamitin. Again, can, could. Example, I could read a whole book in 2 days when my vision was clearer. Kaya kong magbasa ng isang buong libro sa loob ng 2 araw nung malinaw-linaw pa ang mata ko. Ginamit natin yung salitang could kasi tapos niya na. Kumbaga kaya niya dati, ngayon hindi niya na kaya, kaya I could, di ba? Kaya kong magbasa ng isang buong libro sa loob ng 2 araw nung malinaw-linaw pa ang mata ko. Ngayon hindi niya na kaya. Hindi na siguro malinaw yung mata niya, kaya could ang ginamit natin kasi nung nagdaang panahon lang yon, okay? Another example, Mary could run 10 kilometers an hour when she was younger. So again, we use the modal could because it happened in the past. It means na dati lang kaya ni Mary na tumakbo ng ganun kabilis, ngayon hindi niya na kaya kasi nga, mas matanda na siya ngayon. Diba sabi, when she was younger. So, could kasi tapos niya nang maging kakayahan. Hindi niya na kaya ngayon. Kaya could ang ginamit natin. So, since can and could are used to show the ability of a person, when we add the word not, it shows disability. So, kapag dinagdagan natin yung can ng not, magiging cannot. Tandaan na, walang space yon, one word lang. Ibig sabihin, hindi kaya. Ngayon, kapag naman could, not, ibig sabihin, hindi kaya noon. Okay? Example, I cannot read. Sa Tagalog, hindi ako marunong magbasa. I cannot walk. Hindi ako nakalalakad. Yon. So, kapag dinagdagan natin ng not, ibig sabihin, hindi kayang gawin. Hindi ako nakalalakad, hindi ko kayang maganito, maganyan. Okay? So, paano naman yung could, not? Example, I couldn't read until 4th grade. So, kapag sinabing could not, ibig sabihin hindi niya kaya noon.
So baka malamang ngayon kaya niya na. So I couldn't read until 4th grade. It means that he or she was not able to read from 1st, 2nd, 3rd, 4th grade. But in the 5th grade, maybe she's now or he's now able to read. Diba? Hindi niya kaya magbasa noon dahil could not ang ginamit. Malamang ay kaya niya nang magbasa ngayon kasi nagdaan na yung could eh, diba? By the way, the modal verbs that I am going to discuss in this video have a lot of special rules of usage, but in this video I'm just going to discuss the basic and the ones that you will encounter in entrance examinations and licensure examinations. There we go. Pwede mo i-pull up yung comment section and then write one sentence using the word can, 'di ba? Kaya mo. Let's move on to the second pair of modal verbs. We have the will and the would. Now, like what I've told you earlier, can and could speak about the ability of a person. Will and would, on the other hand, speak about the willingness. Yung kagustuhan na gawin yung isang bagay. Kasi kapag can, kaya mo. I can sing, I can dance, I can write, I can eat, I can cook, I can sleep. Mga bagay na kaya mo. Pero hindi lahat ng bagay na kaya mo ay willing kang gawin. So kapag will and would, ibig sabihin, willing kang gawin sa sarili mo. Example, Gina doesn't know how to cook, but she will. Hindi marunong magluto si Gina pero gagawin niya. She will, 'di ba? So willing gawin ni Gina yung isang bagay na hindi niya kaya. She can't. Okay? Another example. Ray will submit his module. Okay? Ray will submit his module. Itong Ray ang ating subject, will ang ating modal verb, and then submit is our main verb. Katulad na sinabi ko kanina, kapag meron tayong modal verb, we also always have a main verb. More examples. Mark can write. Sa Tagalog, kayang magsulat ni Mark. Mark will write. Sa Tagalog, magsusulat si Mark. So you see, in just one little word, the meaning of the whole sentence is changed. Next, Jenica will have a couple of burgers. Next, Amy will create a PowerPoint presentation for the discussion. So you see, in this sentences, the word will shows that there is a possible thing to happen in the future. Will, sabi ko nga kanina, willingness ng subject, alright? Eh, paano naman yung would? It's the same case with can and could. So, will, ang past tense nito ay would. So, kapag hindi na kinayang gawin, ang gagamitin natin ay would. Example, Jenica said that she would have a couple of burgers but she only ate one. So, sabi ni Jenica, dalawang burger ang kakainin niya pero isa lang kinain niya. So, would kasi natapos na at hindi niya na magagawa ngayon kasi tapos na yung usapan tungkol dun. Another example, Amy would create a PowerPoint presentation for us if she had enough time. Sa Tagalog, gagawa sana si Amy ng PowerPoint presentation para sa atin kung may oras lang sana siya. So, would ang ginamit dyan kasi tapos na yung usapan. Plinano ni Amy na gumawa pero hindi niya nagawa kaya would ang ginamit natin doon. So, base sa sentences natin, kapag ginamit ang salitang would ay para doon sa mga plinano, ginusto, at gusto naman talagang gawin pero hindi nagawa. Kaya tapos na yung oras para doon. Yan ang would. But there's one more usage of the word would. It is commonly used to show things that are more likely to happen in the future. So would, ibig sabihin parang wish, something like that. Example, if I have 10 million pesos, I would buy a house and lot. So, wala siyang 10 million pesos, kaya hinihiling niya na lang na kung may 10 million pesos lang ako, bibili ako ng house and lot. So, ginagamit natin dun yung would. Another example, if I have more money, I would donate paper and printers to the public schools. Kung marami lang sana akong pera, magdo-donate ako ng mga papel at printers sa mga pampublikong paaralan. So, yan ang gamit ng would at will. Ayan, katulad lang din ng can and could, if we add the word not to will not, would not, it will mean the negative message. So, I will not write a recommendation letter for you. Hindi ako magsusulat ng recommendation letter para sa'yo.
I will not allow you to enter my house. Hindi kita papapasukin sa bahay ko, okay? I will not be absent. Hindi ako a-absent. So, kapag dinagdagan ng not, negative. Ibig sabihin, hindi ako, or hindi ko, or hindi niya, hindi nila. They will not attend the meeting. Hindi sila pupunta sa pagpupulong. Alright, before we move on to the third pair of modals, kindly write a sample sentence using the word will or would. Sige, sulat mo dyan sa baba. Alright, let's move on to third pair of modal verbs that I prepare for today. We have shall and should. These two words are commonly used for things that has something to do with law, order, regulations, and rules. So kapag mga batas-batas, mga rules, ay shall ang ginagamit natin. Example, you shall follow the law. Dapat ay sumunod ka sa batas. O kaya, sumunod ka sa batas. So, para sa akin, masasabi kong pinakamalapit na Tagalog ng salitang should ay dapat. Diba? It's a strong word, sabi nga din ng mga ibang linguist. Kasi kapag sinabi mong should, parang authority ka. Ikaw ay mas mataas kumpara doon sa kausap mo kapag should. Another example, students shall not enter this room. Another use of shall and should is if the subject in the sentence is I or we. For example, I shall submit my module. We shall go to the park. So kapag I at saka we ang ating subject, ang lagi daw gagamitin dyan ay shall o should. Sa standard English yan. Pero, naobserbahan ko lang sa panonood ko din ng mga American series, wala na masyadong gumagamit niyan. Pero yun ang totoo, yun ang tama. I shall go. I shall submit my papers by tonight. We shall care more for the environment. The third use of should and shall is to show obligation. Kapag meron kang obligasyon or kapag obligasyon ang pinag-uusapan, ang gagamitin natin ay shall and should. I should be at the office at 7 a.m. Obligasyon mong pumunta sa office kasi may trabaho ka, di ba? Regular yun. Katulad din ng, I should pick up my brother from school. Obligation mo na, kasi sabi mo dun eh, kailangan kong sunduin or dapat kong sunduin ang kapatid ko sa school. So, yan ay obligation. Kaya shall at should ang ginamit natin. I should bring the documents by today. So, kailangan mong gawin sa sarili mo yan. Dapat madala ko ang mga dokumento ngayon. So, kaya shall and should ang ginamit natin. The fourth usage of shall and should is if you are giving an advice. Example, merong nanakawan na nakasalubong mo. Sasabihin mo, you should call the police. O kaya naman, meron kang kakilala na parang pinanghihinaan ng loob. Pwede mong sabihin na, you should at least try to audition for the contest. Okay, napakarami pang gamit at mga special rules na mga salitang diniscuss ko ngayon. Igagawa natin yan ng separate video. Pero sa ngayon, yan lang muna kasi yan ang pinaka-basic at kailangang malaman ng lahat ng nag-aaral sa English. So, that's it for today. It's shoutout time. Batiin natin ang mga nagpapa-shoutout. Hello po sa lahat ng mga nanonood palagi ng Keith and Charlene TV. Hindi ko man kayo mabati lahat, pero binabasa ko po lahat ng mga comments ninyo. So, kung meron kayong topic sa English na gusto nyong i-discuss ko, i-comment nyo lang para magawa natin yan ng video. Hello kay Memi Sultani, sorry. Shout out from Saudi Arabia. Salamat ma'am, may dagdag na akong natutunan. Gusto ko sana mag-aral online. Can you give some advice? Now, isa lang muna ng advice ko ngayon, manood palagi ng Keith and Charlene TV at basahin mo rin yung mga comments kasi madami ding mga nagbibigay ng mga opinion dyan sa baba. At, hi kay Christina Espanya, sobrang laki ng tulong po ng mga lessons po ninyo sa aming lahat. Hi Ma'am Charles, pwede po ba makapag-request ng gerund topic sa susunod mo ng mga video po ninyo? Thanks. So sige, Christina, gagawa natin yan ng video. At hindi ako si Charles, pero kapatid ko yon si Charles. Hello kay Ma'am, kay Grateful LEP Cambodia. Nice, thanks again. Pabati naman dito sa Cambodia. Thanks Miss, you're teaching so much love.
watching from Kokong Province, Cambodia. Ingat po kayong lahat ng mga kababayan natin dyan sa Cambodia. And, syempre, bago tayo mag-end, gusto ko lang ipaalala na, no to smart shaming, let's smart be smart. Laging manood ng Keith and Charlene TV para mahasa at mas lalo pang gumaling sa English. You have a good day. Bye-bye, gratefuls! 1, 2, 3, let's go! Keith and Charlene TV. Keith and Charlene.